Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video ay hindi lang layout yung ipapakita ko sa inyo. Dahil for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako gagawa ng purchase sliding invitation. So yung mismong invitation na or yung mismong printed invitation na ang gagawin ko. So thank you so much ma'am from Sarangani province dahil siya yung pinakaunang-una na client ko or customer ko na gagawan ko ng sliding invitation. At siya ang buena mano na gagawan ko ng invitation dito sa printer na bagong bili. Ayan. So, nakita ninyo, meron na akong printer dito at pwede na akong mag-offer sa inyo ng mga printed invitations. So, ipapakita ko sa inyo dito sa video na ito yung buong process ng gagawin ko na sliding invitation ni ma'am. So, thank you so much ma'am. At ang motif nila ay dusty blue at nag-avail sila ng 40 sets ng sliding invitation. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo nag-iba yung boses ko dahil may sakit ako pero dahil gusto natin yung ginagawa natin. Of course, gagawa natin ng paraan yan. Kahit may dinaramdam tayo dahil gusto natin yung ginagawa. Gusto ko na mag-offer sa inyo ng printed invitations and of course, gusto ko na magawa itong pinakauna na invitation na gagawin ko sa aking client. Ayan. So, kapag nag-avail kayo ng sliding invitation or ng printed sliding invitations, of course, free layouting na yon. And ang babayaran nyo lang ay kung magkano yung price ng invitation. So, papakita ko sa inyo yung lahat ng gagawin ko dito sa sliding invitation ni ma'am na dusty blue. Ayan. So, nakagawa na ako ng layout. And of course, meron akong ibang video kung paano ko siya ginawa. Pero, mabilis na version lang yon dahil kapag pinakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa na step by step, pakaabutin tayo ng sobrang tagal. Kaya, fast version lang yon. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ginawa. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo dito yung layout na ginawa ko para kay ma'am na dusty blue. So, ito yung layout ni ma'am. Ayan, ito yung parang pinagka-envelope niya. Medyo iba lang yung kulay niya dito sa phone dahil recording ako gamit ang camera ng aking phone. Ayan, so ganyan yung style niya. And ipapakita ko na lang siguro ditong side yung talagang actual na image niya. So, yan yung una. And then, ito naman yung pangalawa. And of course, ito yung pangatlo. Ayan, so yung tatlong yan. Yung layouts na ginawa ko para kay ma'am. Ayan. So, sobrang ganda niyan. Dahil ready na yung mga layouts na ginawa ko para sa invitation ni ma'am, mag-proceed na tayo sa printing. So, naglagay na ako ng photo paper doon. Kaya samahan niyo na lang ako na i-print muna yung first layout ni ma'am. Ayan, tignan nyo, sobrang ganda, oh. Ayan. So, ito yung dusty blue na invitation ni ma'am. So, parang ito yung pinaka-envelope niya. Ayan. So, since nakita ko na okay yung printing niya, magmumultiple copies or magmumultiple print na ako para madami na tayo may print. So, habang nagpiprint yung ating parang pinagka-envelope, mag-start na ako na mag-cut dahil sayang yung oras, so isasabay ko na, ikakat ko na, tatanggalin ko na yung mga kailangan tanggalin dito sa parang pinagka-envelope. So, gagamit ako ng cutter and ito yung cutter na gagamitin ko. So, yun, tapos ko lang ma-print yung parang pinagka-envelope nung invitation. Ayan, so na i-print ko na lahat. And ito na yung iba, nakat ko na yung iba. Pero yung iba is kinakat ko pa
Ito, hindi ko pa siya totally nakat. So, pasensya na kung maingay dahil mayroong construction sa kabilang bahay. Ang susunod ko naman ay ipiprint ko na yung second layout, which is ito yung second layout. So, ipiprint ko na habang kinakat ko yung iba and dahil maingay. So, pasensya na! So, ayan, nakat ko na lahat yung 40 sets or 40 pieces. Actually, 41 ito kasi yung isa is extra para sa akin. Ayan, so nakat ko na lahat yung mga edges nito, yung parang pinaka-envelope niya. So, ito 11 kasi may isang extra. And then 20, and then 30, and then 40. So, 40 sets lahat yung in order ni Mom. Ayan. And ngayon, printing pa yung second layout. So, pasensya na talaga kung maingay kasi may construction sa kabilang bahay. Ayan. So, ito, nagpiprinting na ako ng second page, which is this one. So, nakikita nyo yan. Yan yung sa insert niya. So, while printing yung second layout, guguhitan ko na or ikakat ko na yung side neto. Ayan. Para hindi masayang yung oras, gagawin ko na din. Gagamit ako ng tiles para i-cut ko yung ito. Ayan, yung guhit dito. Yung guhit dito. Gagamit ako nito para hindi masira yung table ko. So, tiles yung gagamitin ko ngayon. Basta yung makinis siya, yung plain. As in, ganyan siya. Yung wala siyang parang pa-imbose effect. Ganon. Wala siyang parang concave, convex, hindi ko alam yung tawag doon. Basta dapat yung plain lang. So, kung wala kayong cutting mat, dahil wala akong cutting mat, ito ang gagamitin ko, yung tiles. Pero before, nung gumagawa pa ako ng invitations, ang ginagamit ko ay yung glass, yung window glass na plain, as in talagang makinis. So, yun yung ginagamit ko para hindi masira yung table. So, kung wala kayong cutting mat, tulad ko, pwede kayong gumamit ng window glass, basta yung makinis, or ito, yung tiles.
Ayan, so naka 30 prints na ako nitong second layout and nagpiprint pa ako ng 10. Since hindi ko pa siya pwedeng i-cut dahil magpiprint pa ako sa likod, ifo-fold ko na itong parang pinaka-envelope niya. So, start na ako na mag-fold dahil natanggal ko na yung dito sa may pinag-i-slidean. So, ifo-fold ko na para ready na siya mamaya. So, ayan, natapos na, na-print yung second layout. So, ipiprint ko na din yung third layout, which is this one. So, yun, ipiprint ko na yun. Ayan, ipiprint ko na yun dito sa likod ng second layout. Dahil back-to-back na ipiprint yung second and yung third layout. So, ilalagay ko na ulit ito doon sa may feather ng printer para mag-print na siya dito sa likod. So, ayan, na-print ko na yung third layout dito sa likod ng second layout. So, sinama ko na rin dito yung bride dahil sayang yung space. So, before ako mag-multiple print nitong third layout sa likod ng ating second layout, do-double check ko muna if pantay nga ba itong second layout dito sa likod. So, yun na nga, hindi ko napansin na natapos na pala or nag-stop na yung video. So, hindi ko na naipakita or hindi ko na nasabi sa inyo na goods na yung pag-check ko doon sa isang layout kanina, doon sa isang print kanina. Kaya nag-multiple print na ako, ayan o, nag-print na ako ng madami. So, hindi ko napansin na nag-stop na dahil siguro buong araw na nagvi-video ako, ginagawa ko ang invitation na ito. Hindi lang siguro halata sa video dahil of course edited na ito. And punong-puno na yung storage ng aking phone. So, hindi ko na napansin na nakat na. And ito, nakapag-print na ako ng back-to-back. Ayan, so sobrang dami na niyan. O, diba? Ayan! So, 10 piraso pa lang ito. So, magpiprint pa rin ako ng 30 pieces. So, ganito pa kakapal yung ipiprint ko. So, makikita ninyo, wala pang laman yung likod nito. Ayan, so ipiprint ko pa lahat ito. And siguro hindi ko na ipapakita sa inyo dahil sobrang puno na yung storage ng phone ko. Ayan, so ipiprint ko lang naman yung back nito. Katulad ng ginawa ko dito! So, ayan, bago ako mag-break, pakita ko lang sa inyo yung table ko na sobrang useful and occupied. Tignan nyo naman, wala ng space. As in, gamit na gamit yung buong table. So, nandito yung laptop ko. Tignan nyo yung keyboard ko nandun na sa silong ng laptop dahil wala ng space. Of course, yung second monitor ko or yung extra monitor ko, I mean, nandyan yung mga layouts na ipiprint ko. And then, of course, yung printer and ito na yung mga nagawa ko. So, 41 lahat yan. Ito, 11 ito. May extra. Dahil yung extra ay para sa akin. Ayan. And, yung basurahan ko, ayun. So, sinabit ko lang dyan. Ayan. So, magbe-break lang ako saglit. Ayan. Dahil na-fold ko naman na lahat ito. Lalagyan ko na lang ng tape yan para mag-close. Dahil, tignan nyo. Ayan. Ganito siya, oh. Ayan. So, na-fold ko naman na lahat. Lalagyan na lang ng tape yan. And magbe-break lang ako saglit while itong printer is nagpiprint doon sa second, or I mean doon sa third layout. So, ito na yung sa likod ng second layout. Yan o, yung back-to-back. Diyan lang muna siya and then magbe-break lang ako. So, mag-shower lang ako and gagawin ko yung ibang stuff na kailangan kong gawin.
Hey guys, so ito nagbabalik na muli ako at ipagpapatuloy ko na yung ginagawa ko na sliding invitation. And ito pa lang yung natatapos ko, ito na yung natatapos ko. So nagawa ko na yung parang envelope ng sliding invitation. So ganito siya. Ayan. Pero hindi ko pa nalalagyan ng tape. So yun yung susunod kong gagawin. So lalagyan ko na ng tape ito. Samahan niyo ko. Hey guys, good morning. So, kinabukasan na itong video na ito. And pasensya na talaga kayo kung maingay. So, magsasay na lang ako ng very light. So, ito, nakat ko na pala ito. Hindi ko na siya na video. Ayan. And ang ginagawa ko na ngayon ay folding na ako. So, ganito. So, samahan niyo muna ako na mag-fold. And ito, nagkupit ko na din yung picture na bride. Ayan. So, nagkupit ko na siya. Hindi ko na siya na video. And ayun, samahan niyo muna ako na mag-fold. Ayan, habang hindi maingay, mag-video muna ako. And ito, na-fold ko na. Natapos ko nang i-fold yung sa insert, yung ini-slide sa loob. Ayan, na-fold ko na siya. And hindi ko alam, hindi ko sure if na-video ko din. Pero ito, yung parang envelope niya, na-edikit ko na siya. So, nalagyan ko na lahat ng tape ito. And ayan, na-tape ko na siya. So, ganyan yung tsura niya sa loob. So, ayan, ready na ang aking envelope. And of course, ready na din yung nilalagay sa insert, which is this one. So, ganyan yung style niya. Ayan. So, ang gagawin ko na lang is, gusto ko na i-curve yung sa edge nito, yung sa corner nito. So, kukuha ako ng corner puncher. So, gagamit ako ng ganito para maging corner yung, maging round yung doon sa may corner. Ayan. So, ikakat ko to dito. So, ang next na gagawin ko na ay i-assemble ko na. So, ganito na yung kanya magiging tsura. Nandito na yung bride. And kapag ihilain natin, ganito na siya. Ayan. Ayan. So, ganito yung kabuuan ng sliding invitation na ginawa ko. Ayan. Sobrang ganda. Tignan nyo naman. Ayan. So, ganito na yung gagawin ko. Mag-assemble na ako. So, samahan nyo ako. So, pasensya pa din kung ganito pa din yung boses ko dahil hanggang ngayon, meron pa rin akong dinaramdam. Pero, laban lang, gawin natin yung invitation na pinurchase ni ma'am. So, thank you so much again, ma'am. So, gagawin natin yung kanyang invitation. And dahil
gustong-gusto natin yung ginagawa natin. Gustong-gusto ko na gumawa ng invitation. Kahit may sakit, sige lang, go lang tayo, gawin natin. Okay, so ito na yung natapos ko. Ayan. So nasa 34 pieces na itong natapos ko. Ayan, as in assembled na siya, as in gawa na siya. And nakulangan ako ng double-sided tape. So meron pa ako ditong 7 pieces, which is yung isa is sa akin, may iwan sa akin 'yon. And ito meron pa akong bride dito na ilalagay. Ayan. Ayan. So, 40 sets lahat yung order ni Ma'am. And mamayang hapon, since 1:35 PM na, maya-maya i-deliver ko, or i-ship ko na siya via LBC dahil kailangan na ito ni Ma'am. Dahil ang petsa ngayon ay January 9 and ang kasal nila ay sa January 28. So, kailangan na nila ito, of course, ahead of time before yung date ng kanilang wedding para ma-distribute pa nila yung mga wedding invitations nila. Ayan. So, again, thank you so much, Ma'am, sa pag-purchase nitong ating printed or ready-made na sliding wedding invitation. So, ito yung pinakaunang-unang i-offer ko na printed invitation dahil meron na tayong printer. So again, thank you so much, Ma'am. And ito, natapos ko na yung paggawa ng inyong invitation. Konti na lang and mamaya may papadala ko na siya. So hopefully, after 2 to 3 days, sana na sa inyo na. Eh, hindi ko kasi sure kung gaano katagal ba sa LBC yung pag-deliver nila. So again, thank you so much. And sa mga gusto na mag-purchase ng kahit na anong printed invitations, it's either flat invitation man yan or ganitong sliding invitation, pwede kayong mag-email sa akin. So nasa description box yung aking email, or pwede din kayo na mag-message sa akin Facebook page. Ayan, para mas mabilis ko kayong ma-replyan. So ayun, sa mga gusto mag-purchase, mag-message lang kayo anytime. So ayan, thank you so much, Ma'am. So sana gustuhan mo yung invitation layouts, I mean yung sliding invitations na ginawa ko for you. So again, thank you so much. And sana nagustuhan nyo din yung ginawa ko na video ngayon sa paggawa ng sliding invitation nyo. So, binidyo ko talaga dahil first time ko na gumawa ng madaming sliding invitation para sa isang client. So, ayun, thank you so much. And sana nagustuhan nyo yung video na ito. So, kung may mga request na suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin ko yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!